Kamakailan lamang inanunsyo ng Saudi Arabia ang ambitious plans nito upang baguhin ang bansa sa ilalim ng Vision 2030 program. Nakatuon ito sa pagtatayo ng sektor ng turismo at naglalayo na maka-attract ng milyong turista bawat taon. Sa pag-aanunsyo ng Crown Prince ng Saudi Arabia sa disenyo ng Neom City, naging usap-usapan ito at maraming katanungan at pag-aalinlangan kung maisasakutuparan nga ba ito. Bukod pa rito, isa pang pangunahing tourist attraction ang magpapabago sa kapalaran ng mga baybayin ng Saudi Arabia ang inanunsyo sa publiko, mula sa isang isolated region hanggang sa isang pandaigdigang sentro ng turismo. Ang Red Sea Project ng Saudi Arabia ay isang bagong luxury tourism destination. Ito ay magbibigay daan sa regenerative urbanism na may mga bagong pamantayan para sa sustainable development na may layuning tangkilikin ang nature, adventure at kultura ng Saudi Arabia. Ang proyektong ito ay nakatakdang lumikha ng 70,000 new jobs at magdala ng $5.3 billion sa ekonomiya. Ang mga planong ito ay unang inihayag noong 2017 ng Saudi Crown Prince na si Mohammed bin Salman, at ang kanyang layunin ay mag-focus sa luxury at sa eco-friendly tourism. Ang gateway sa Red Sea Project ay ang Shura Island na bubuuin ng 16 luxury hotels na parte ng Phase 1 ng proyektong ito. Ang mga bahagi ng proyektong ito ay kasalukuyan ng ginagawa at ang ilan sa mga ito ay maaari ng matirhan. Isang coastal village ang itinatayo para paglagyan ng 14,000 employees na magtatrabaho sa mga resort at amenities. At ito ay ginagamit na ng higit sa 10,000 tao na nagtatrabaho sa engranding proyektong ito. Ang resort sa Shura Island ay tatawaging Coral Bloom dahil ang isla na ito ay napapalibutan ng daan-daang iba't ibang coral. Dinisenyo ng Foster and Partners kasama ang pinuno ng studio na si Gerard Evenden, na nagsasabi na ang Shura ay inspirasyon sa natural na estado ng isla kasama ang mga hotel na idinisenyo upang magbigay ng impresyon na ito ay inanod sa mga dalampasigan at matatagpuan sa gitna ng mga buhanginan. Sa mga disenyo nito, maikitang naabot nito ang layuning maging bird's eye view ng mga hotel na nagpapakita ng mga natatanging hugis at bright colors upang lumitaw sa gitna ng dagat at buhanginan, upang makatipid sa enerhiya at limitahan ang mga epekto ng construction na ito sa nakapalibot na kapaligiran. Lahat ng manufacturing ay gagawin off-site. Layunin ito na mapagana ang buong lugar ng renewable energy sa pamamagitan ng pinakamalaking battery system sa mundo. Isang bagong-bagong 3-kilometer crossing ang magkoconnecta sa isla sa iba pang mainland resort, ang Southern Dunes at Desert Rock. Ang Southern Dunes ay malapit sa baybayin ng Red Sea at inaasahang magiging isang bagong destinasyon para sa mga turista mula sa buong mundo upang maranasan ng luxury experience. Ang bagong airport na itinayo para i-accommodate ang lahat ng global travel ay matatagpuan malapit sa Southern Dunes at inaasahang matapos ngayong taon. Sa Shura Island naman ay nagsusumikap ang Foster and Partners na magtakda ng bagong pamantayan para sa sustainability at environmental standards. Magtatampok ang resort na ito ng 40 mountain villas na ang disenyo ng bubong ng mga hotel ay inayon upang mag-blend sa buhanginan. Ang mga restaurants ay matatagpuan sa highest points ng lugar upang magbigay ng kamanghamanghang sunset dining. Layunin ng mga disenyo na ito na iayon ng arkitektura sa nakamamanghang disyertong kapeligiran dito. Nakasaad din sa website ng Foster and Partners na ang estruktura ay maingat na plinano upang mabawasan ang epekto nito sa kapaligiran. Sensitibo ding idinisenyo ang landscaping upang mapanatili at ma-enhance ang orihinal na katangian ng lugar. Ang huling pangunahing piraso ng eco-friendly luxury puzzle na ito ay pinamumunuan ng Oppenheim Architecture, at ayon dito, sila ay nagtatayo gamit ang lupa at hindi sa lupa. Ngunit ano ang ibig sabihin nito? Ang seksyon ng proyekto na ito na kilala bilang Desert Rock ay literal na nasa gilid ng bundok na katulad ng isang hobbit hole. Ngunit sa matitigas na bundok sa halip na maliliit na burol, ang 48 villas at 12 hotel rooms ay magiging isa sa mga gawa sa matitigas na bato para sa isang unique experience. Magtatangpok ang Desert Rock ng world-class spa, dining, amazing scenic views, dune body excursions, at views of the night sky.
buhay. Karamihan sa mga materyala sa construction ay i-recycle mula sa building site upang mapanatiling pinakamababa ang epekto ng mga pagtatayo. Ayon sa Oppenheim, ang laki ng desert rock ay magiging 335,000 square foot at ang discreet location ay dinisenyo upang i-camouflage ang arkitektura sa umaga at sa gabi naman ay kuminang na tulad ng maliliit na parol na nakatuldok sa massive. Ang mga kalsada na patungo sa desert rock at mga hotel rooms ay nakatago sa likod ng arkitektura upang mabawasan ang ingay patungo sa mga bisita at upang matiyak na wala ring light pollution. Nagsimula ang construction at preparation noong July ng 2021 at tinatayang matapos ng 2023. Isa sa pinakamalaking kinukonsider ay kung paano makakapunta rito. Ipinagmamalaki ng Red Sea Development Company na namumuno sa proyektong ito na ang lokasyon ay globally accessible kapag ang paliparan na tanging nakatuon sa lokasyong ito ay natapos. Tinuturing ding tahanan ng mga endangered seabirds ang Red Sea tulad ng Saudi falcon at crab plover. Dahil dito, 22 sa mga isla sa rehiyon ang bubuuin para sa proyektong ito habang 75% naman ng kapuluan ay mananatiling undeveloped. Itinatalaga pa nila ang siyam na isla bilang mga espesyal na conservation zone. Dahil sa kakaibang marine ecosystem dito, ang resort na ito ay magkakaroon ng mga water eco excursion na may ilang water sport activity na maingat na susubaybayan para hindi maapektuhan ng negatibo ang kalikasan. Kinikilala ng Red Sea Project ang kahalagahan ng mga ecosystem na ito at ilan sa iba pang patakaran na ipatutupad ay kinabibilangan ng zero waste to landfill, 100 carbon neutrality at complete ban sa single-use plastic. Bawat pangunahing lugar ay may sariling natatanging layunin at hamon pagdating sa conservation efforts ng proyekto. Ang desert rock ay dinisenyo upang bawasan ang pagkonsumo ng enerhiya pati na rin ang muling pagbuo ng mga native flora. Ang water retention at distribution system ay laganap din sa buong lokasyon upang makakuha ng tubig ulan. Concrete aggregate ang pangunahing material sa pagbuo ng desert rock at ang mga existing sand and stone ay gagamitin upang lumikha nito. Ang Shura Island ay tinatayo upang makatulong na bawasan ng pagguho at mapangalagaan ng mga protected islands. Gumagamit ng lightweight material sa pagtatayo ng cedar dunes upang hindi manatili ang init sa bato na magre-resulta ng kaunting pangangailangan sa air conditioning. Ang napakalaking lugar na sinasaklaw ng proyektong ito ay halos hindi nagalaw at lahat ng nasa likod nito ay ginagawa ang kanilang buong makakaya upang hindi lamang mapanatili ang kapaligiran kundi tulungan din itong umunlad. Patuloy ang construction ng proyektong ito at nakakasabik ang magiging resulta ng ambitious project na ito. Ikaw, anong masasabi mo sa bagong proyektong ito ng Saudi Arabia? At mag-iwan ka na ng iyong komento tungkol dito at hanggang sa susunod pa nating mga kwento sa susunod pa nating mga video.